Nanunumbalik na ang sigla ng turismo sa Boracay. Ngayong Semana Santa, 5,000 hanggang 6,000 turista kada araw ang inaasahang pupunta roon. May live report si John Sala ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. John? Makimas dumami na nga ngayon ang mga turista dito sa isla ng Boracay kung ikukumpara kaninang umaga. Ayon nga sa local government unit ay bukas aasahang dodoble pa ang bilang ng makikilong weekend dito sa isla ng Boracay. Ngayong halos wala ng travel restrictions, marami ang nais bumisita sa Boracay. Kaninang umaga nagsimula nang magsidatingan ang mga turista sa Katiklan Jetty Port. First time po kasi, parang masaya lang. Si Leticia naman, first time din na mag-Holy Week sa Boracay at para daw extra special, kasama niya ang kanyang buong pamilya. Kasi maganda yung beach daw sa Boracay, tapos family bonding kasi ngayon namin. Ayon sa Malay LGU, nasa 5,000 hanggang 6,000 daily tourist arrivals ang kanilang inaasahan hanggang Sabado. Dahil dito, may inilatag ng security plans ang Malay Police at iba't ibang ahensya ng gobyerno upang matiyak ang seguridad ng mga bisita. For all the tourists po is kung pwedeng i-ready na rin nila ang agad yung mga documents. Ang hinahanap lang po is hotel booking for the accredited hotel ni DOT at saka yung IDs. Dalawa lang po yung hahanapin sa kanila and then we also have the reminders na to secure their belongings. Bilang paggalang naman sa paggunita ng Semana Santa, naglabas ng kautusan ng lokal na pamahalaan na nagbabawal ng mga party at malalakas na musika mula alas 6 ng umaga sa Biyernes Santo hanggang alas 6 ng umaga sa Sabado de Gloria. May isasagawa din na misa at prosesyon ng Our Lady of the Most Holy Rosary Parish sa Barangay Balabag. Maki, ngayon nga ay puno ng mga turistang naisulitin ang nightlife dito sa isla ng Boracay, ang mga bars at mga establishments. Yung nasa likod ko nga ay yung mga table sa loob ng kanilang establishmento ay puno na ng mga guests, maging sa labas ay nagsisitayuan ang mga turista para nga ma-enjoy ang nightlife dito sa isla ng Boracay. Maki? Maraming salamat, John Sala.